Hi, kamusta sa inyo lahat kung bago ka dito, ako si Wes. At meron tayong mga kanya-kanyang dahilan kung bakit gusto nating iwasan yung paggamit ng cellphone natin. Siguro dumadating yung time na parang ang tagal na natin sa phone natin at napapansin na lang natin sa huli na akala mo yung pagsimpleng pag-check mo lang ng notifications, mapapansin mo mamaya, ang tagal mo na pala nag-i-scroll sa Instagram o kaya sa Facebook. Kaya sa video na to ngayon, tuturuan ko kayo kung paano natin mababawasan yung paggamit natin ng cellphone natin dahil naniniwala ako makakabuti rin to sa atin. Yung una, itanggalin natin yung mga apps natin na medyo madami naman sila pero pwede naman maging isa. Ano ba sabihin nun? For example, ito ako. Meron akong TickTick. Dito sa TickTick na to, ito ang aking to-do list app. Meron ako ditong reminders, meron akong to-do list, meron din ako ditong calendar. Dito na nyo, diba? Meron akong Google Calendar at meron akong normal na calendar. Siguro yung normal na calendar, tatanggalin ko na siya. So, medyo paulit-ulit, diba? So, wait lang. So, tatanggalin ko tong Google Calendar mismo sa phone ko. Ang mangyayari dito, ang advantage na meron ako dito, magiging less distracted ako and at the same time, magkakaroon ako ng more storage sa cellphone ko. Pangalawa namang part sa pagtanggal ng mga unnecessary apps ay yung mga apps natin sa home screen. And kung papasanin niyo yung home screen ko, di ba? Medyo gulo-gulo. So ang gagawin natin dito ay tatanggalin ko sa home screen yung mga apps na alam ko kapag pinindot ko to impulsively, pwede akong mapababa dito at maubos yung oras ko sa paggamit nito. So siguro, titignan natin yung mga laro sa taas, siguro tatanggalin natin yan. Dahil alam ko naman na hindi naman ito masyadong mga mahalaga. So ang gagawin ko, imbis na i-delete ko, i-re-remove ko lang siya sa home screen. At pwede ko naman siya i-access sa mga susunod na araw or sa mga susunod na oras sa app drawer ko or sa app library. So kung ikaw yung tipo ng tao na kapag wala kang magawa, bored ka, so ang gagawin mo, bigla mong bubuksan yung phone mo para maiwasan natin yung pag-random click sa isang app na alam naman nating wala tayong mahalagang gagawin, pwede natin siyang tanggalin sa home screen. Hindi natin mismo i-delete, pero itatago lang. Nakita nyo dito, meron din TikTok. Kung napapansin mo na yung TikTok na ubus niya yung oras mo, pwede na natin tanggalin. Wala namang masama doon. Pwede mo naman din siyang buksan sa app drawer. Teka Wesley, kung pwede mo naman pala siyang buksan sa app drawer, bakit mo pa siya tatanggalin sa home screen? Magandang tanong yan. Pero may mga times kasi na kapag meron naman tayong ibang ginagawa, tapos nagkataon lang na hindi mo alam kung bakit pero bigla mo na lang ilalabas yung phone mo. Mas maganda yung hindi mo nakikita yung mga apps na possible na mag-distract sa'yo. So makikita nyo dito, ang phone, settings, calculator, camera, Bible, Safari, browser ko yun. Itong mga apps na nakikita nyo sa home screen ko ngayon ay ito yung mga apps na mahalaga pero at the same time, hindi naman sila yung nakakaubos ng oras ko na automatic, randomly bubuksan ko ng wala akong magawa. At kung titignan nyo naman, meron akong dalawang page. So para maging mas simple yung home screen natin, magsasamahin na lang natin sila. Kasi titignan nyo, meron namang extra na space para ilagay ko yung nasa second part ng home screen sa unang page. So ililipat natin to. Ayan. Pangatlo namang sector ng pagtanggal ng app ay yung pagtanggal natin mismo ng app sa kabuuan ng phone natin. Na kapag dumating yung time na alam mo naman kasi na meron kang app na ganito sa app drawer mo, minsan hindi mo maiiwasan na kahit hindi mo nakikita sa home screen, alam mo naman na meron ka nun sa phone mo. So ang mangyayari, minsan pupunta tayo sa app library natin at bubuksan natin yung Facebook, bubuksan natin yung Instagram at madidistract na naman tayo. Hindi mo mamamalayan, ilang oras ka na pala nag-i-scroll. So kung ikaw yung tao na yon, eh highly suggest na i-uninstall natin. Kasi kung kailangan mo naman talaga, pwede mo naman siyang i-install ulit. So tapos na tayo sa apps. Next naman ay sa mga notifications. Ang notifications ay mahalaga ito kapag merong gustong mag-text or chat sa'yo or gustong tumawag sa'yo. Pero ang nangyayari kasi minsan sa mga notifications, ina-abuse na mga apps na hindi naman talaga natin kailangan ma-notify. For example, hindi naman natin kailangan ma-notify ng Shopee, ng Lazada. Diba? Yung mga ganong klaseng apps, siguro ay highly suggest na alisin natin or i-turn off natin yung mga notification na meron sila para hindi tayo makuhaan ng attention ng cellphone natin sa mga notification na hindi naman talaga para sa atin. For example, sa Instagram,
hindi mo naman kailangan ma-notify kung sino yung mga nagla-like sa'yo, sino yung mga nagko-comment sa'yo. Kapag wala ka namang nakakausap sa Instagram, I highly suggest na i-turn off natin yung notification dahil malaki yung magiging ambag nito sa focus natin. At isang advantage din ng pag-turn off ng mga ibang notifications ay mas na-highlight yung mga mahalagang notifications. Mas napapansin natin yung importance ng notifications. At kapag may nag-notify sa cellphone natin, alam natin na tao yun. After naman ng notifications ay yung mga unnecessary na features na medyo distracting para sa atin. Dati nung naka-Android ako, merong feature ang Android na gamit ko na always on display. Ito yung kahit na hindi mo pinipindot yung cellphone mo, palagi mo nakikita yung time sa phone mo at yung mga logo ng mga apps na merong notifications. Maganda ito para maging aware ka palagi sa kung sino man yung nagte-text sa'yo, nagchat sa'yo. Pero at the same time, medyo distracting din ito minsan kasi napapatingin-tingin ka masyado sa cellphone mo, lalo-lalo na kapag meron kang ginagawang assignment or nag-work ka. So I highly suggest na i-turn off natin yung always on display kung naka-Android kayo. Para naman sa mga naka-Android din at ibang naka-iPhone, meron diyang feature na tinatawag na Raise to Wake. So itong Raise to Wake, kapag inangat mo yung cellphone mo, mag-brighten yung screen ng phone mo. Pero minsan medyo nagiging annoying ito, lalo-lalo na kung hindi mo naman talaga kailangan buksan yung phone mo at kinuha mo lang mula sa table, tapos mangyayari, mag-brighten up yung screen. Kung gusto mo itong feature na to, okay lang naman. Pero kung medyo distracting ito para sa'yo, I highly suggest na i-turn off na natin yung Raise to Wake. Pwede mo naman i-double tap yung screen at pwede mo naman din i-double tap yung power button. Siguro itong mga tips na binibigay ko, kung titignan mo sila as a whole, di ba, medyo siguro parang overkill, ano? Pero hindi mo naman kailangan gawin lahat. Pwede mong gawin yung isa nito, pwede mo naman gawin yung pangalawa, kung ano yung mag-susuit sa needs mo para mas magkaroon ka ng focus sa mga ginagawa natin. Kung gusto mo itong video na to, like ka lang. Kung hindi, isend mo sa ayaw mo. Subscribe kayo at hitin yung bell para sa mga susunod na videos katulad din ito. Bye.